Actually, when we started the business in 2011, we are a franchise business. Sabi ko, anong business yung pwede kong i-offer sa kanila na pag binigay ko, kahit hindi na kami magkita, kahit hindi na kami mag-usap, tuloy negosyo niya. Hindi ko na-wonder na darating yung point of time na lalabas yung unified products and services as an app right now, as an super app right now. So we pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Diba? Sa Pilipinas ngayon, sa totoo lang, kami po yung trendsetter. Kami nagsiset ng culture ngayon ng super app sa Pilipinas. 90% of our transactions coming from unified products and services. Kami po yung top-notch. Wala po kaming partner na hindi kami top-notch. Kaya pumutok po yung franchise business namin. Very grateful and thankful ako sa networking. Kasi if not for networking, maybe walang Manny Pascual sa industry and walang Manny Pascual ngayon sa business world. Good morning, everyone. My name is Charlene Ko and I will be your host for today. Thank you so much all for coming. So whenever we go to any business ventures, we always ask, kapag kami nagtanong sa atin na yung open-minded ka ba, o kaya kapit tayo, di ba lahat tayo ayaw nating pumunta? Kasi most often than not, it's an invitation for us to join a networking or buy an insurance or maybe something that we will be spending. That's why we don't like it. Pero when my question to the team is to the group is that when are we going to challenge the norm, get out of our comfort zone and actually say dun sa mga nagsasabi ng open-minded ka ba na yes, open-minded ako and I'm really welcoming a new me, not just in business but also in personal relationship. Minsan kailangan na nating bumitaw pero kapit ka pa rin ang kapit. So parang sometimes we need to, you know, disrupt that norm and then get out of our comfort zone. Ang dami-dami na ngayon nangyayari, it's all digital. Everyone, everything is promising a new something. Lahat gusto nila efficient, lahat sila perfect, lahat sila is the thing that we really need, a platform that will really entice us. Pero let's drill down deeper to what that businesses has to offer. So that's basically is the topic of this I'm gonna call it a talk show because it's going to be that format. So this is going to be our topic this morning. We really want you to really cooperate with us, to be interactive about this, and then also talk about a very inspiring journey. I'm really thrilled to be part of this one. It's really remarkable. It's really, you know, inspiring from the ground up. So I really want to learn from this man. We promise to make this event short yet very informative. And for us to make it more informative, please ask questions because that'll be more, you know, more engaging, more challenging. It'll make this event more personalized. Now, let us hear a few words from the man currently at the helm of this great company that aims to spread its wings to even greater heights, not just here, but also overseas. So this is very welcoming because it's not just here in the Philippines, but it's making waves to other continents. We know that he is a man of few words, but more on action and achieving successful business outcomes. Friends from the media, thank you so much for coming today. I know that the traffic is so bad, especially pag galing ka sa South, kami galing din kami doon. Pero thank you so much for being a part of this meaningful day today, a meaningful journey. Please welcome the President and Chief Executive Officer of Unified Products and Services. Ladies and gentlemen, Mr. Manny Pascual. Sir, good morning, sir. Thank you for joining us this morning. Please be seated, sir. Okay. I told the friends from the media that your journey, your success story is so inspiring. So like me, they want also to learn more about it. So perhaps, sir, you might want to, you know, please give us that glimpse of your life, how you managed to be
you know, to be in this situation already from ground up. We want to hear more about that inspiring story, sir. Kung paano ko nagawa. Yes. Yes, sir. Actually, minsan, hello, guys. Hello. Morning. Actually, lahat naman nagsimula parang minsan hindi maipaliwanag kung paano ginawa. Minsan kasi, yung tao nagkailangan ng tinatawag na ng purpose o kaya nagkaroon tinatawag na need, di ba? Kasi yung younger days ko, wala naman akong pinoproblema dati kundi ano lang makapag-college, makapagtapos. Although, problema namin ng pera, kaya sabi ko ang goal ko, makagraduate pa din, di ba? Makapagtapos. Kasi yun yung isa sa mga ultimate goal ko. Kaya lang, pag-graduate ko, hindi ko na-realize na may malaking palang impact na mangyayari sa buhay namin, yung pagkamatay ng daddy ko. Na alam mo yun, biglang lumaki yung pangangailangan ko sa buhay na yung career ko parang hindi enough yun para i-sustain yung pangangailangan ng pamilya ko. Kaya that time, alam mo yun, okay sana ako sa career ko being an accountant. Kaya lang pag pinag-usapan yung income tsaka yung pangangailangan ng pamilya ko, medyo kulang talaga. Alam mo yun, actually hindi naman na-stress siguro. Siguro parang gano'n na rin, na-stress ka kasi. Yung mami ko, sobrang mahal ko yung mami ko. Diba? Kumbaga, yung younger days namin, kita ko yung mami ko na kahit mahirap kami, walo kami magkakapatid alam mo yung ginagapang nila yung buhay namin. Kaya dumating nga yung point na hindi ako makapag-alis kasi nga, problema sa pera, diba? Kaya, ang goal ko dati, bago pa ako makagraduate, is talagang sabi ko, kung di nagawa ng parents ko na maging maganda yung buhay namin, ako nalang gagawa. Kumbaga, pasalamat na lang ako kasi, alam mo yun, kahit na mahirap kami, naging tao ako, di ba? Kasi marami, dinura na lang, di ba? Kaya sabi ko, yun ang gusto ko, makatulong sa kanila. Kaya, nung namatay yung daddy ko, doon na nagsimula yung story talaga ng career ko sa pagbe-business. Hindi naman madali mag-business kasi ako, talagang wala naman akong talent doon, di ba? Kaya lang, gusto kong kumita ng pera that moment. Kaya nung nakakita ako ng opportunity, sa totoo lang, nakakaba kasi hindi ko talent yung sales, di ba? So doon ako naporte, doon ako napasok bigla. Kaya lang maraming challenges kasi hindi naman ako public speaker nung araw. Ngayon na lang, siguro nahasa na. Kaya nga ang course ko, accounting, kasi alam mo yung pag-accounting ka or accountant ka, nasa office ka lang. Majority of the time nasa office. Oh, tsaka alam mo yun yung accounting kasi, yung pag yun ang course mo, kahit na hindi ka nagsasalita, yung worksheet nagsasalita mag-isa. Alam mo si Masagot, sinasabi niya hindi ka balance. Alam mo yung ma-stress ka mag-isa, yeah. Diba? Kaya yun yung, porte ko. Kaya lang, pag lumabas yung need sa buhay mo, yung pangangailangan, yung tao pala biglang nagde-decide na gawin niyo isang bagay na kahit hindi niya kaya, kahit alanganin, kahit parang sa kanya, feeling niya, parang mountain yung tatahakin niya. Pero if yung right track para doon sa pangangailangan mo, definitely yun yung gagawin mo. Kaya pinush ko yung sarili ko. Sir, makapasok sa business. I'm very inspired about that, sir. But I also have a question. What are the driving factors that push you that, apart from that personal story, which is very inspiring? At saka, sir, laging sinasabi sa akin ng mom ko, kasi makamami din po ako, na pag yung lalaki, yung man, makananay, mommy's boy, daddy's boy, he is the perfect gentleman. So, sir, I'm very honored na kaharap kita ngayon. So, yung question ko, sir, because I'm a marketing person naman, so magkaiba tayo. So, I don't like math. So, ikaw gusto. So, balance tayo, di ba, sir? So, yung question ko lang, ano po yung factors that drive, yung naging driven ka to establish a business like this? Because you can establish other kind of businesses, right? But this one, I really want to know kung paano nyo po binuo siya. Yes, sir. Actually, nag-start ako kasi hindi naman agad traditional business. Napasok ako, actually, sa networking company. So, doon ako nag-start. Doon nag-start yung career ko. So, kasi, bakit yun yung naging career ko? Kasi that moment, ang edad ko lang, 21 years old, wala naman nag-offer sa akin ng malaking income . Siguro, majority naman sa lahat ng tao na edad na 21, wala . Laging trabaho lang. Unless, pinanganak kang anak ng mayaman tao talaga . Paano pag pinanganak ka na hampas lupa ka din, di ba? Puro hampas lang aabutin mo, di ba? Kaya alam mo yun, that moment, lahat tinignan ko, actually, marami akong tinignan na pagkakataon, opportunity. Although mo yung career ko, tinignan ko paano ko ma-max out. Kaya lang walang nag-offer sa akin nung kailangan ko para sa family ko. And yung network marketing, doon nagsimula yung career ko. Kasi siya lang yung nag-promise sa akin na
pwede akong kumita kahit mga 100,000 sa buwan. Eh, that moment, yun yung kailangan kong income, eh, di ba? Kaya sabi ko, nakakaba, nakaka-nervyos, pero, di ba? Tatry ko na lang kasi ito yung option na meron ako. Kaya doon ako nagsimula. No, doon ako nagsimula ng career ko. When I started the program, I opened it by asking the people here na, ano, open-minded ka ba? Or kape tayo? Kasi sabi ko, most of the time, pag yan yung linyahan na binaba mo, ayaw ko na, di ba? That's why, sir, I ask that because I want them to really, you know, challenge the norm. Kasi now, parang everybody is telling you na parang, if this is the app that you will get, this is the most efficient, this is the most ganyan, and all other things. Networking is something that I really love to learn as well. But I didn't have the chance. So, ang question ko, sir, open-minded ka ba? Paano mo kami gagawing open-minded? Ganun ba? Actually, laging tinatanong yan eh. Kaya lang, siguro naiba lang yung estilo ko. Pero normally talaga, yun yung ginagawang approach ng karamihan mga friends ko. Pati siguro ako nung nagsimula ako. Kasi wala namang maisip yung mga bata kami, di ba? Ano yung alok mo sa mga kaibigan mo? Kasi kami halos nag-start ng networking eh, di ba? Pare, kapit tayo. Siyempre kami mga bata, di ba? Yun lang makaya namin. Kapit tayo, pre. Soft drinks tayo, pre. Kaya doon nagsimula yun kasi we started talaga yung career ng networking sa Pilipinas. Isa ako doon sa mga pioneer sa networking, di ba? Kaya in-offer namin, open-minded ka pa. Ano open-minded? So maraming natatawa sa amin, pero yun talagang reality eh. Di ba? Kailangan maging open-minded. Pero the truth, the fact is, opener lang naman yon. Pero totoo, ang introduce talaga yung business ng networking talaga. Yes, so it's up to us if we want to really get out of our comfort zone because majority of the time, sir, ayaw natin. Kung ano yung nakasanayan na natin, yun na yung gusto natin gawin ang gawin. That's why I really want them to really know more about you, your inspiring story. Paano po nabuo si Unified? Actually, dumating yung career ko na, siyempre tumagal na ako sa networking. Actually, very grateful ako sa network industry. Sa lahat ng networking, as long as legal, moral, ethical na nasa market, most of them, mga friends ko naman, very grateful and thankful ako sa networking. Kasi if not for networking, maybe walang Manny Pascual sa industry and walang Manny Pascual ngayon sa business world, di ba? Kasi nung kumakataon na ako sa networking, di ba, yun na, maraming nangyari sa akin, kumita ako ng malaki, nakapagpunta ako ng mga negosyo. Dumating sa akin kasi yung point na, siyempre, talented naman ako, magaling eh. Kumbaga, dumating sa akin yung point na feeling ko, kaya ko. Kaya lang paano yung mga bago na ini-invite ko, di ba? Yung mga first time. Parang dumating sa akin point na, pag inaalo ko yung business, sabi ko, natatansya ko na agad yung tao. Alam mo, siyempre, sa tagal mo na, di ba? Career path mo na eh. Natatansya mo na yung tao kung parang di niya kaya to, parang mahirapan. Alam mo, parang kinakabahan na lang ako, parang papapayinin ko na lang siya or papajoinin ko lang siya, pero bahala ka lang sa buhay mo. Parang ganun. Eh, hindi ako na-build ng gano'n ng parents ko. Kumbaga sa akin, parang iba pa rin yung character ko as a person. Gusto kong kumita ng mas maayos ako. Kaya, after some time, although umaman ako sa networking, nag-stop na ako mag-network. Malaki pa that time yung income ko, pero nag-decide ako na i-hold yung pag-network ko. Nag-focus ako sa traditional business. Yun na yun, yun. Doon ko na nasimulan tong business na to. Actually, hindi pa nga siya Unified Products and Services na nag-start ako. Nag-start ako dyan, loading lang, nag-i-load lang ako. Kasi sabi ko man, para mas maganda itong i-load na tayo. Kasi online, walang binibit-bit. Di ba nag-online-online lang ako. I-load. Tapos, yung mga tindahan naging kliyente ko, tanong ng tanong, wala ka pa bang ibang product bukod sa load? Eh, syempre makaka-close ko na. Medyo nabatak na ako sa sales, di ba? Sabi ko, magkakaroon tayo ng bills payment. Alam mo, isa-isang nabuo yun. Sabi ko, bills, sabi niya, meron ka pa bang iba? Sabi ko, dami niyo namang hinahanap. Baka meron ka dyang ticketing. Alam mo, lahat ng sinabi nilang products and services, suggestion lang yan ng outlet ko. Hindi ko na-wonder na darating yung point of time, nalalabas yung Unified Products and Services as an app right now, as an super app right now. Why? Kasi nga, nagsimula lang ako sa e-load. Sino ba naman si Manny Pascual? Nung pumasok ako sa telco industry, most of them naman, syempre, tingin lang sa akin, small player, sino ba siya? Siya, yung mga malalaking player, nandun na sila. Well-versed na sila dyan. Eh ako, sino ako? Dumating pa nga sa akin, kinikikot ako dun sa industry na yun kasi ganun yung mga malalaking player eh. Peace. Yun naman ang totoo. Diba? Pero darating ang point of time na kahit ayaw ka nilang papasukin sa industry na nandun sila, pag ikaw ay may results at nakita nila performer ka, darating ang punto,
pag-aagawan ka na nila. Tama. Kaya dumating yung point na hindi lang ako nag-focus sa load. Sabi ko, ang hirap pala pag load lang kasi pag nag-down si Smart, down din ako. Pag nag-down si Globe, wala na akong business. Nag-down silang tatlo, wala na akong negosyo. Doon ko na nilabas yung unified products and services. Sabi ko, mas maganda pala mag-create ako ng sarili kong brand. Oh, yun na yun, doon ko sinimulan. Kaya, nung dumami yung services ko, akalain ko ba na lalabas si Steve Jobs na magsasabi na magkakaroon na ng app sa phone. Eh dati, web lang kami. Diba? Bigla na lang lumabas yung app. Ngayon, naging super app kami. Kaya na ganun si Unified Products and Services. So sir, yung question ko is about data naman. So how secured our data is in your app? Siyempre, sinunod natin yung mga tamang protocols sa business, lalo na sa IT industry, di ba? Kaya nga, sa totoo lang, dinudugo kami sa gastos when it comes to security, protection, and program, mga developers mo. Ang dami mong aaralin. Sabi nga, no, pag nakausap ko yung mga pinapartneran ko, mga company, sabi nila, ano bang course mo? Sabi niya, IT ka ba? Sabi ko po, hindi po, IT nga lang. Sabi ko, hindi po, ano po, accountant po ako. Sabi niya, paano mo na-wonder yung ganitong klaseng business? Sabi ko, ang tao pala, kahit hindi niya career yung gagawin niya, minsan na-aalain ka sa hindi mo career kasi yun yung gusto mong puntahan. Ano yun? Yung gusto mong yumaman. Yung pangarap mo. Kaya kahit hindi ako IT, alam mo yun, wala akong choice, kailangan ko aralin. Ganun na naman, mula sa networking ko na hindi ko career, kasi gusto kong kumita na malaki, inaral ko unti-unti, natutunan ko. Nung pumasok ako dito sa business na to, wala rin ako alam sa programming, wala nga akong IT eh. Diba? Alam mo yun, sabi ko, pag may tao ko dati, nagko-computer ka ba? Ganun ka. Sabi niya, oo, pwede ka na. Alam, totoo yung sinasabi nila kay sino, pwede ka na, ganun nangyari. Kaya marami kaming error through time. Kaya lang, ngayon po kasi 11 years na kami. Diba? Sa Pilipinas ngayon, sa totoo lang, kami po yung trendsetter. Kami nagsiset ng culture ngayon ng super app sa Pilipinas. Nandyan yung mga partner natin. Oh, nandyan yung iba, si Gcash, si Paymaya. Weird way. Siguro, mas malaki pa sila sa akin ngayon. I'm grateful na lumabas sila. But right now kasi, sila ngayon yung nagiging trend. At yung good news niya, nakakasama na ako. Diba? Nakawa mo, ganun kaganda. Kumbaga, dahil nasimulan ko to, lumabas sila. Ang punto, paglabas nila, mas lalo ako nakilala. Kasi I believe sa mga meeting nila, definitely kasama ako. Bakit nagawa ni Unified? Sino ba si Unified? Sino yan? Si Manny Pascual lang. Diba? So there is, here is this guy challenging, challenge the norm. And I'm pretty sure, sir, marami ka pang challenges along the way. So, pero from our ano media friends, they also have questions for you. Sige. So, hindi lang tayong dalawa yung nag-uusap dito. So, they're very curious also, like me, because I told them that this is very inspiring. So, like you also, sir, when I started my career, no one believed in me that I can do a marketing job when I graduated a management course. So, I'm gonna throw in the floor to our media friends, perhaps you guys have questions to the money, Pascual. I'm gonna call you that, sir. Yes, ma'am. Good morning. I'm Marvin from DWIZ Home Radio. Ang una daw magtatanong, meron daw giveaway agad. meron naman. I'm kidding. I'm so inspiring yung story mo, Manny. And for example, no, ano talaga yung ino-offer niyo sa mga yung sa mga masa? All the statements were all general. Ang galing, no? So, can you share specific, anong gusto nyong mangyari? Actually, when we started the business, 2011, we are a franchise business. So, gaya ni sinabi ko, napastop ako sa networking kasi merong dilemang pumasok sa isip ko. Ano yung dilema na yun? Kukwento ko na lang para at least alam nyo. Kasi tataka ka, kumikita ka ng malaki sa network marketing, tapos nag-stop ka. And alam lahat ng tropa ko yon, nagtataka sila rin ba't ako nag-stop. Kasi, yun nga, sabi ko, paano kung hindi niya kaya? Parang ganun yung dating sa akin. Sabi ko, gusto kong negosyo yung in-offer ko, totoong negosyo na. Hindi ko sinasabing hindi totoong networking, totoo naman. Kasi marami rin nag-excel, maraming yumaman. Diba? Kaya sabi ko, thankful ako sa networking, diba? Kaya lang, that moment, yung ginagawa kong business, parang sabi ko, paano si Maria? Paano si Jose na hindi ko singgaling, singhusay ko? Tama? Na pagbimigay ko sa kanya yung negosyo o yung produkto, what's next? What's installed for him?
So, yung naging dilema ko. Sabi ko, parang hindi na totoo itong ginagawa ko. Kaya napastop ako. So, nag-focus ako sa pagninegosyo na. Kasi alam ko na yung secret of wealth, yung law of leverage. Naintindihan ko na. So, kailangan magparami lang pala ako. Yayaman na ako, di ba? So, sabi ko, anong business yung pwede kong ialok? Di ba? Kaya, sabi ko, gusto ko pag may inalok ako kay Maria or kay Jose, kahit hindi na kami magkita, meron pa siyang negosyo na gagawin. Kumbaga, kahit hindi niya na ako makausap, kasi sa networking, kailangan lagi kita kakausapin eh. Pag nawala na ako, baka mawala ka na din eh. Parang ganon. Sabi ko, anong business yung pwede kong i-offer sa kanila na pag binigay ko, kahit hindi na kami magkita, kahit hindi na kami mag-usap, tuloy negosyo niya. So, yun yung nasa mind ko, ano yun? So, nag-stop ako sa networking. Nag-stop ako mga 2006 actually. Nag-stop na ako nun. So, ito na yung ginagawa ko. Tuloy-tuloy. Nag-load ako. Ito na yun. Inunti-unti ko. So, nag-stop ako sa networking. Kapag nakita ko yung mga press networking networker, umaalis ako. Sabi ko kasi baka ma-power na naman ako, di ba? Sabi ko, pag nakita ko yung mga friends ko, talagang excited talaga sila. Nakakadali. Kaya pag nakita ko, one time nga, kumain kami dyan sa may Quezon Ave. Kasama ko yung family ko. Nakita ko yung mga friends ko. Sabi ko sa mga anak ko, di ba sarap kumain dito? Lipat tayo. Kasi syempre, alam mo, pag na-meet mo yung mga friends mo, ma-excite ka na naman, di ba? So, tataka sila, ba't ako nag-stop? Then, ito nga, eventually, lumabas tong Unified Products and Services. So, in-offer namin, sir, na franchise business. So, we pioneer the one-stop shop service in the Philippines. We pioneer. Actually, kami ang first app dito sa Philippines. Kami yon, first app. Available, sir, yung app sa Google Play and yes, sa App Store. Opo. Kami po yung first na super app. Okay? Ito na ngayon. So, in-offer namin franchise. So, para masagot yung tanong ni sir. Kaya lang, hindi pala lahat ng tao kayang mag-franchise ng ganong kalaki. Ang ano namin, mga almost 600,000 ang franchise package namin. So, parang, siyempre, dahil gusto ko na maraming stores, doon namin pinush yung career namin. So, nag-deploy kami, Philippines. Actually, pumutok talaga yung concept namin. In-offer ko ito sa malalaking company, tinanggihan. Sabi ng courier company, focus na kami sa courier. Sabi ng remittance, Sabi ng mga pawn shop, istorbo lang yan sa business namin. Alam mo lang, sila tinanggihan yung concept ko. Kasi in-offer ko, kasi wala akong fund eh. Nag-start ako lang eh. Kaya sabi ko, sige, kung ayaw, ako na lang. Tinira ko unti-unti. Lagi ngayon, tap ako sa telco, sa airlines, sa hotels, sa bills. There will come a time, isang billing company rito, water, pinatawag ako. Bakit yung logo namin ginagamit nyo? Alam mo, nag-alip pa sabi. Sabi ko, ano po kasi, hindi, pinatawag ako ng legal nila dyan. Kaya lang that time, kasama ko yung partner ko na Megalink. Sabi ni Megalink, good morning, Mr. Biller. Actually, 90% of our transactions coming from Unified Products and Services. Kami po yung top-notch. Wala po kaming partner na hindi kami top-notcher. Kaya pumutok po yung franchise business namin. Kaya kung makakamsi mo ngayon, ang dami nang gumagaya sa amin, pero kami halos yung nagsimula. Tama? Ngayon, paano ngayon yung o-offer natin sa general public? Sabi nga ni Sir. So, yung po yung nakita kong, sabi ko, paano kayo yung mga ordinaryong tao? Kasi nga, batak ako sa network, di ba? Sabi ko, paano nga kayo yung mga friends ko? That moment, doon namin naisip na maglabas ng home-based business. Kumbaga yung portable lang. Kasi naging app na nga, sir, eh. Nung lumabas na yung app, doon na kami nagsimula na anong business yung pwede nating ilagay sa mga tao may cellphone. Di ba? Kasi nowadays, yung cellphone natin, lagi lang gastos, di ba? Sabi ko, ano kayang business yon? Doon na nilagay namin yung Unified. Kasi lahat ng may cellphone ngayon, pwedeng mag-load. Diba? Pwedeng mag-buy ng bills. Pwedeng mag-remit. Pwedeng bumili ng ticket. Lahat ng yon nilagay namin ngayon sa app. Then nilabas namin ngayon yung home-based business namin. Na katulad mong ordinaryong tao, na wala ka pang 600,000, pwede mong simulan yung business mo sa bahay ka. Kahit nanay ka na naglalaba, na may cellphone ka, pwede kang magnegosyo sa Unified Products and Services. Marami kami po na nanegosyante ngayon, mga nanay lang. Ito ang good news dyan, na-excite ho ulit ako sa network. Why? Kasi noong 2011, nilapitan ako ng mga friends ko.
Sabi niya, Manny, ba't hindi natin i-network yung business mo? Sabi niya, sabi ko, ayoko na ng networking. Alam mo, lumalayo po ako sa karir ko, pero ang galing po ni God. Palakpakan muna natin si God. Binilik niya po ako sa networking for a purpose. Why? Para masagot po yung tanong ni Sir, is to serve yung need ng mas maraming tao. Sino yun? Lower individual na wala pang kapital na mag-avail ng franchise na kahit nasa bahay ka, kahit nasa office ka, kung man ang ginagawa mo, kahit hindi malaki kapital mo, pwede ka po pong negosyo ng Unified Products and Services. Ano lang po, Sir? 14,998. 15 mil lang po. Para ka lang bumili lang isang cellphone. Oo. Ganun lang siya, kamura. Thank you. Thank you, Sir Marvin. Parang yung kwento to nung ano, Sir, dati, when Google is trying to enter the market and si Yahoo, tinanggihan sila. And look at where Yahoo now and where Google is now. So basically, that is how inspiring you are. Actually, last time nakita-kita ho kami dun sa Boracay, in-invite ho kami ni Signal TV. So in-invite lahat ng channel distributor, tsaka ng channel partner. Nakita-kita ho kami dun ng mga kasama ko sa telco industry. At nagulat sila nandun ako. Actually, nagulat sila. Hindi nila expect na kasama ako. Kasi siyempre nga, they're trying to deny me that time. Pero tama yung sinabi ni Ma'am eh, walang makakapigil sa taong desidido. Pag desidido ka, hindi ka mapipigilan. Malapit na tayo maging open-minded lahat. I'm pretty sure. Do you guys have any more questions from our friends? Friends from the media? Hello. Benedict Abaygar po from Radyo Pilipinas, Manila Times and Filipino Mirror. Ask ko lang in terms of security, kanina nababanggit natin ano. Gaano ka secured yung ano, yung inyong app, especially ngayon, ang daming mga naglipa ng mga online scammers, diba? Normal po 'yon, normal talaga. Kaya ginagawa natin, siyempre sa side natin, una-una nating bine-verify. Katulad na 'yon, regulated tayo ng Bangko Sentral, no? So yung KYC. So very important 'yan. Kaya sa app namin, bago ka makagamit, dapat verified namin ikaw na tao talaga. Oh, hindi robot. So yun ang isa sa mga number one na pinakamatinding concern diyan. Plus the fact na yung servers namin hindi na po located sa Pilipinas. Nasa Google Cloud na po kami, nasa Amazon po kami kasi yung data transaction namin sa Pilipinas hindi po nakakaya yung number and volume of transaction. Yan ang po siya, Sir. Ah, yung F? Ha? Oh. Actually, ang connection kasi niyan, yung signal. Nakita niyo po? Oo, doon namin siya kinonek eh. Ito oh. Ha? Hindi po, actually ang point lang niya, ito lang pinaka-point niya ng ano namin. Para, pag nakita mo agad Unified, signal. Oh, Wi-Fi. So pag meron kang signal, may Wi-Fi ka, may business ka. Pag strong yung signal, hindi iinit yung ulo nating lahat. So ganun din yung ano ng Unified. Are there any more questions? First time ko na itanong sa akin. Pero actually, ito talagang highlight namin dyan. Ito. Yung signal. Kasi ano kami, internet-based business. Actually, dati UPS nga yan eh. Sino kami ni ano? Ni UPS. Pero ngayon sa trailing kasi mas mataas na yung SEO ko sa kanya. Yeah. Pero yung signal talaga ang gusto ko dyan, i-brought out. Anong business mo? Internet. Online. Signal. Ganyan siya. Sir. Thank you, sir. Hello. Hi, sir. Jing Chu, Philippine Star. Sir, question. Kasi sir, very commendable yung gusto nyong gawin, which is to parang help yung mga hirap mag-start ng business. Yes, no? Yes, ma'am. How easy did you make it for them para mag-register, para makapag-start agad mag-negosyo? Because, di ba sir, dito sa Pilipinas, medyo yung ease of doing business, yung mag-register, yung kung ano-ano pa yung mga requirements, ganyan. Medyo mahirap po. So, kumbaga sir, since up po siya, gaano po kadali? Halimbawa, kung ako maisip ko mamaya, ay gusto kong magnegosyo nitong Unified Products and Services,
parang in how many days po ba, sir, ako makaset up agad? Yung how to start the business. Actually po, assuming bago si sir or si ma'am, nakita niya yung unified, parang kayo po lahat nandito ngayon, di ba? Kahit mamaya po, kahit ako po kayo dyan, you can download our app. So you can start it as a free user. So kahit wala ka pang 15,000, you can start making money in our business. Just sign up and validated KYC, you have an automatic e-loading business. That's free. So kami ang nag-offer niya sa Pilipinas na free business ng e-load. So hindi lang local e-load, pati international e-load meron ako. Hindi lang po ako local telco player ngayon, kaya nagulat sila, kasi player na rin po ako ng buong telco sa buong mundo. So kahit retailer ka namin, you can avail our e-load business anywhere in the world, pwede mong gamitin yung unified namin. Automatic yun, free. Kaya lang, kung gusto niya lang ng sinatawag namin na dealership account namin or yung premium account namin as a home base, yun na yun, ma'am. Yung mag-a-avail ka ng next level na. Na nandun na yung travel and tours, ticketing, remittance, hotels, nandun na lahat siya. Yung home base po namin yon, yung home base po namin kasi, doon namin pinapag-start yung mga tao. Gusto namin kasi, parang ganito, alam ba, si Madam A, di ba? Gusto niya mag-franchise. Ini-encourage muna namin siya na i-avail niya muna yung home base. Why? Kasi ayaw namin maging detrimental agad sa kanya yung value, yung malaking bayad, yung pwesto, yung renta. Kasi po, pag nagtayo ka ng franchise business, pinakamababang cost po ng setup pa lang, ha? 300,000. Kahit small setup yun, 300. So ako, sabi ko nga, kasi gusto kong ma-i-offer na mas maayos sa mas marami, di ba? So ginawa ko, home base muna pinapa-offer namin sa kanila. Try mo muna. Paramihin mo muna yung kliyente mo online, pakilala ka muna sa social media, at doon sa lugar mo, kahit sa bahay mo, pag kaya mo nang i-revenue yung gastos ng renta, that's the right time, pwede ka na mag-upgrade. Pwede kasi sa amin na ganun. Na mag-upgrade ka. Kahit hindi ka magsimula agad ng franchise na 600,000, pwede ka magsimula sa home base. Kasi doon, marami sa amin nag-upgrade talaga. Kaya maraming OFW, sinimulan sa ibang bansa yung business namin, umuwi rito, marami na po kami na pauwing OFW ngayon. Kasi nga po yung concept ko, pag inabot ko kay Ma'am Maria tong business na to, nasolve po ng unified yung problema ko kaya ako napastop sa networking. Pag inabot ko to kay Maria, itong unified products and services, guys, meron po on 24/7 call center na mag-aas sa kanya, kahit wala po sa tabi niya, kahit hindi po siya mag-networking, kahit po yung unified lang gagamitin niya, pwede siyang kumita ng ticketing, remittance, bills, loading, kahit nasa bahay siya. Alam niyo po, kaya po maraming, makita niyo sa Facebook ngayon, maraming naglabasan, online travel and tours, majority po noon, home-based client po namin yun. Mga nasa bahay sila, may sarili silang travel and tours business po. Ganong karami. Kaya po number 2, number 1 kami lagi sa airlines. You can check. Every awarding po ng Cebu Pacific, Air Asia, PAL, number 2, number 1, number 3, doon lang po naglalaro ang category na Unified Products and Services. Ganon po, ma'am, yung nangyari po. Parang si Sir Manny, while he's talking, parang sobrang dali, sir. Parang now I'm curious, ano yung challenges that you face while you're building yourself, building your business? Because now that you're talking like that, it's really inspiring because it's ano eh, parang ang dali lang for you. How are you going to inspire us? Come on. How are you going to tell us that, you know, it wasn't that easy, but what will be the driving ano po for that? Gayun sinabi ko talaga, yung unang motivation ko nung nag-network ako, yung parents ko. Then syempre after some time namatay din yung mami ko. So this time around yung wife ko naman, yung pangako ko sa wife ko na syempre kasi blessed ako meron akong ganung wife. Kasi sana all, sir. For the longest period of time, hindi ko alam na kinakausap pala siya ng mami niya na kaya mo bang ipagpalit si yung pagmamahal mo at ng mama niya sa iyo. Kasi syempre ako yung breadwinner, 'di ba? For the longest period of time, hindi ko narinig yun sa wife ko. Narinig ko lang sa bienang ko. Kaya nung nalaman ko yun, na-stun ako, sabi ko marami palang utang sa misis ko. Kaya this time around, nung tinayo ko yung Unified Products and Services, sabi ko, sa'yo na tong business na to. Ganun yung ginawa ko. Kaya lang, di ba, doing this business is not easy. Una-una, si Manny Pascual lang. Yung tinayo kong business is a multi
million dollar business. If you will start this kind of business now, if you have only 10 million, itago mo yung 10 million, it's not enough. It's not enough. Bilangin niyo po yung logo dyan sa aking business. Minimum dyan sa logo, 300,000 ang isa. Kaya ang dami kong pera sa logo. Lahat po yan, pre-funded. Lahat pre-fund. Sa loading, Globe Smart Sun dito, pre-fund. Airlines, pre-fund. Lahat yan, pre-fund. Bawal mag-transact, bawal walang fund. Oh. Ganon katindi po ito. Wallet. So, hindi madali. So, paano ko ginawa? For the longest period of time po, lahat ng kinikita ko, alam niyo ba kami ng wife ko, salary lang ang ginagastos namin to fund the business. We never enjoy pa yung tinatawag namin dividends namin as a company owners. Never. Income lang namin as a employee sa company. For the longest period, ganun ang ginawa namin. Kasi lahat ng kinikita namin, niro-roll namin. Bawat venture namin, niro-roll namin. Katulad ngayon, nag-join kami sa hotel group sa buong mundo. Ilang million yung nilabas namin, the free fund. Nag-join kami sa lahat ng airline industry sa buong mundo. Kailangan mag-join ka doon. Nagbigay din kami ng malaking fund. Imaginein mo, sino lang to? Si Manny Pascual. Pero nobody believe na hindi ako mayaman when I start the business. Nobody believe. All of them are amazed. Paano ko nagawa? Pero it all started. It all started with my need sa family ko. Nice. And isa po sa talagang, kaya ako nagpupush ng gusto ngayon, actually sinasabi ko sa lahat ng members ko, hindi na ako nagpupush para sa akin. Kasi kung sa amin lang ng wife ko, yun na pundar namin at natayo ko mga negosyo, sobra-sobra na yun, dalawa lang na may anak ko. Pero ang importante ko sa akin kasi ngayon, yung mga naniwala sa akin nung wala pa akong pera. Yung mga tao ko, yung mga dealers ko na, alam mo yun, tinaya nila ako nung time na wala pa akong pera. Kaya sabi ko sa kanila, kahit binibili ako, alam nyo ba maraming companies, international companies ang bumibili sa akin ngayon. Alam mo, pwede kong i-cash out. Last May lang, one of the biggest, what you call this, online market, ano tawag dito? Online platform here wanted to buy me. There are only two right now, di ba? One of them, initial pot, 1B, money, di ba? Kaya lang sabi ko, yung mga tao, I'm not doing Unified now for us. I'm making this business very successful because of those people who buy me, who believe in me when the time that I have no money in my pocket. BIR ba to? Basta, eto na lang. Pero, eto na lang. I have, you can check my company, my other baby company. It's in, nakalist siya sa BSP. Publicly listed. Sa BSP nakalagay. We are one of the EMI player in the Philippines. So when you say EMI, electronic money issuer, so the likes of GCash, and ang lain yun. The likes of GCash, Paymaya. So you're next to that, sir? Basta yun yung, ano lang. Di ba? So, eCash Pay Asia. You can check the Google, EMI. We are only 39 in the Philippines. We're only. Ang tawag po sa EMI, electronic money issuer, we are quasi-banking, we are operating like a bank, but we are not a bank. Do you know, diba malabas mga digital platform ngayon, digital bank, doon po kami papunta. Ganun po siya. So yung next question ba natin, may hiring ba daw sa inyo ngayon, sir? Marami kaming hiring in IT. Sir, with all the success that you gained this time, what is the major problem or conflict that Manny Pascual encountered? Encounter? Actually,
Yung success growth ko kasi, hindi ko alam kung buenos ba talaga ako pinanganak na cute. Kasi ganun lagi yung buhay ko eh. From my young age pataas, although hindi kami mayaman, basta may gusto ko, na-compute ko, possible, shoot yun. Wala akong kinumpute na hindi ko na-hit. Wala. Umangat ako, kakalog na ganun, learning angat ulit. Umangat siya. Pero sa akin kasi yung mga pinagdaanan ko kasi talagang masabi ko na hindi madali eh. Hindi madali, sir. So it's the power of determination where Manny Pascual is right now. Gusto ko kasi. Tsaka yung ngayon po iba na yung motivation ko, ganyan sinabi ko. Noong nag-start kami na Unified yung family ko. Pero ngayon po yung motivation ko, yung mga members ko po. Loudly announce yan kahit panorin niya lahat ng YouTube ko, ng talk ko. Ang motivation ko na po ngayon yung mga tao. I want to become a house brand in Filipino homes. Gusto ko na in every Filipino home, there is Unified products and services. Kasi marami po akong nilabas, as in, ang dami po talaga. 2 weeks from now, lahat na magda-download ng app ko, kami yung first ever na maglalabas ng social chat sa Pilipinas na ganito. So lahat tayo pwede na mag-chat. Ang isa sa mga dream ko actually na hinahato ko ngayon, sikat na kasi yun si WhatsApp eh. Pero walang WhatsApp ng Pilipinas. Wala. Walang line ng Pilipinas. So, it's just a dream. Sir, would you mind sharing with us if how many employees do you have right now? In Philippines, I have mga almost 300 employees po right now. Nag-start po kami, tatlo kami. Yung wife ko, Sir Jelly, tsaka si Larry, tsaka apat pala kami. Apat lang. Kaming tatlo, Sir Larry, Jelly, tsaka ako. Nung bata po kami yung mga nagpupusoy-pusoy lang. Nagpupusoy. Oh, kasi yung isa, siya po yung sales, yung isa yung IT. Kami. Tapos yung wife ko po, siya yung nakumpleto sa aming apat. Ngayon po mga almost 300. Pero pa po yung sa ibang bansa. Meron kami mga office sa ibang bansa. Meron kami Singapore, Malaysia, Hong Kong, UAE. Ano lang sir, bless lang. Basta sabi ko nga, basta maganda yung purpose mo. Kahit mahirapan ka at maganda yung purpose mo, hindi lang yung tao sa paligid mo tumutulong sa'yo, yung nasa taas. Siya yung pinakamatinding tulong na natanggap ko talaga. Hindi ako makakarating dito na ako lang. Sabi nga, lahat tayo may galing at may talent. Pero pag sinabi na God na hindi ka pa enough para dyan, hindi niya ibibigay yan sa'yo. Pero yung nangyayari sa akin sa dami ng dinaanan kong pagsubok, dumating pa yung time sa akin, grabe talaga. Diyos ko. Sinyat down ako, ultimo ng basta dito. Kasi nga, sino nga ba ako? Paano ka naging remittance company? Paano ka naging ganito? Wala daw kaming license. Sinira yung office ko, imaginein mo. Pero, lumaban ako. Sabi ko, hindi, legal yung company ko. Sinisingil ako ng malaking amount. Pero, pumunta ako sa korte. Nilabang ko. Nung nasa korte na kami, kinausap ako ng lawyer, ba't ka pa nandito? Pwede naman natin pag-usapan yan. Sabi ko lang yan, ito gago na ito. Basta, grabe, devastating yung, pag lumabas yung book ko, malalaman nyo, grabe yung pinagdaanan ko. Hindi, butas ng karayom na may karayom pa yung dinaanan ko. Bago ako narating. Pero, I want to become a testimony to those people na walang pera. To those people na kala niya walang chance na yumaman yung ordinary taong katulad natin. I would like to tell you, all of us have a chance. You just need to decide kung gusto mong ilaban yung pangarap mo o hindi. Sir, parang lahat kami ngayon, ang goal namin, yumaman talaga. And pero for now, I'm sure gutom na kayo, guys. So, any more questions for Sir Manny? Meron pa ba? If none, I'm gonna wrap up the program, sir, but I'd like to, for the closing, I'd like to ask you for the goals of the company for 2023. Ang goal ko talaga, maging super up in the Philippines. That's my goal. That's my ultimate goal. In every community, in every home of the Philippines, meron pong unified app sa bahay. Gusto ko maging genie ng Pilipinas na when you ask something, nandun na siya sa Unified Products and Services. And yun po yung ultimate direction ko. Okay. And ito pa isa, to lahat ng members ko, lahat ng yung
believer ng business namin. Papunta ho kami sa IPO eh. Maybe not this year, the next 2 years the most. Makita niyo po yung Unified, naka-IPO po kami. And ang una pong pwedeng mag-invest doon, members po ng Unified Products. Ito po yung regalo ko sa mga members ko. Sila po nagpayaman sa akin, ibabalik ko lang sa kanila yung binigay nilang regalo sa akin. Sir Manny, thank you. I'm very inspired and I'm pretty sure that all of the audience here are inspired as well. So I'd like to close the program formally, but I would like to invite you for, of course, take your lunch. But for last, I'd like Sir Manny to please stand there and then we'll take photo of Sir. Alika.